Hi guys, welcome back to my channel. Ay na. So guys, anong oras na ba? Mga 5 PM na. Meron na akong share sa inyo ngayon tungkol sa aking toothbrush. Kakaibang toothbrush, guys. Ito siya. Ito'y pasalubong sa aking anak galing New Zealand. Ngayon ko lang napaisipang buksan. So, ito ay rechargeable toothbrush. Pwede siyang, ito yung talaga ay chine-charge bago gamitin. Siya guys, Oral-B. So, ito naman yung mga description kung paano siya gamitin. So, ito yun. Mayroong mga nakasulat dyan kung paano siya gamitin. Yan. So, may na akong magbasa kasi ang haba-haba, sakit sa mata. Kaya, shortcut na lang natin. So, paano nga ba natin ito gamitin? Una, so, ito yung charger niya. Sige ba? Ito yung charger niya. Tapos, ito yung pinaka-toothbrush. Yung pangganyan niya. Ang cute niya guys, oh. Tamang-tama sa mga bata na hindi pa marunong mag-toothbrush. So, kailangan to. Charge mo lang. Ganyan na sa ngipin. Paano gamitin to? Ang gagawin dito. Ito dahil i-charge lang to ng 16 hours para ma-full charge siya. So ganito ang paggamit. Tutusok lang narito. Yan. So, dito nakalagay ang on. Pag ginagamit natin, pipindutin natin to. Tapos, pag off, ay dito din. Tapos, meron din tayong extra. Halimbawa, pag ito'y nasira, meron pa tayong extra dito. Hindi ko pa siya binubuksan kasi hindi pa naman talaga ito ginagamit ng aking anak. Tinatago ko lang siya. Yan. Tapos, ito'y pwedeng gamitin sa 3 years old hanggang 14 years old. So, maganda talaga gamitin sa mga bata, lalo sa mga 3 years old, lalo pa yung iba hindi marunong mag-toothbrush. So, iganito mo lang. I-on mo lang siya. Yan. Ay, lobat pa guys. Kaya, i-charge muna natin. Try natin i-charge. Kung ano ba talaga to. Kung anong effect niya. Kung paano ba to umikot sa tingipin. Yan. So, charge ko muna. Wala pala yung white. Kailangan yung puti. Ito yung ginagamit ko. Dapat pag ginamit natin to ay check nyo maigi para hindi kayo makoryentihan ha. Yan. So, sasaksak ko na. Ito yung ating toothbrush. Ito naman ay waterproof. Pwede siyang basain hanggang dito. Itong hawakan na to, pwede siyang basain. Ito lang yung ingatan natin.
hindi mapasa. So ngayon, charge na natin. Hintayin lang natin, mag-try lang tayo ng mga 30 minutes. Kung alam, kung paano nga ba siya bubuhay. So ganyan lang siya, guys. Charge na natin ganyan. Ayan siya. So ito na, naka-charge na. Hintay lang tayo ng mga 30 minutes para pagpindot ko sa on, ay siguradong iikot yan. Tingnan nyo malapitan, guys, yung pinaka-toothbrush to. Tamang-tama sa mga bata. Ito. Tinamad lang magbasa at yung sakit na aking mata. Kaya ito yung video ko na lang para mabasa nyo ng maayos. Kung paano nga ba siya gamitin para sa ating mga anak. Para hindi tayo magkamali, kailangan natin basahin muli. Nang paulit-ulit. Para safe. So ito pala ay available sa Australia at saka New Zealand. So guys, 30 minutes na. Tatanggalin na natin siya sa saksakan. Yan. Mag-try na natin kung ano nga ba talaga, kung paano nga ba natin gamitin to. Tatanggalin na natin sa saksakan. So ito na, try na natin. So ayusin muna natin ang charger para hindi masira. Sayang pag nasira. So, ito na guys. Ito na yung on niya. On, tapos off. Kapag bubuhayin yan, pipindutin mo lang din. Tapos, pag off naman, dito mo lang din.
pindutin. So try natin pindutin. Ganda. Ang ganda. Ang lakas niya, guys. Oh, pati dumi ng ngipin talaga sa mga batay tanggal. Yan. 3 to 14 years old pwede siyang gamitin. Pero yung anak ko, ayaw gamitin kasi ang gusto niya yung manumano na toothbrush. Ayaw niya to. Kaya tinatago ko lang siya. Patay. So, napakaganda. Ito ay ano, waterproof. Pwede siyang basain, basta ito ay wag. Ito yung iingatan natin. So, nakakatuwa. Ako'y natutuwa kapag binubuhay ko to. Bubuhay natin ulit. Ubusin natin ang battery niya. At i-charge natin ulit. So, yun lang guys. Ito lang yung i-share ko sa inyo today. Kasi maganda talaga tong toothbrush na to, lalo-lalo na sa ating mga anak na hindi pa marunong maggamit, na hindi pa marunong gumamit ng toothbrush. Pero siguro guys, wala to sa Pilipinas, iwan ko lang. Basta ito'y pasalubong lang kasi ng tiya ng anak ko. Yun, galing New Zealand. Ang lakas niyang ano. I-try ko sa ngipin to guys. Huwag na kasi baka masira pa yung brush. Ang ganda niya. Mukha naman siyang matibay. Mayroon pang pamalit. Kapag ito'y nasira, off mo na natin. Kapag ito'y nasira ay may pamalit. May isa pa. Tinawag ko yung anak ko guys para i-try ko sa kanyang ngipin to. Pero ayaw talaga niya. Gusto talaga niya yung toothbrush na manumano lang. So guys, yun lang my share ko sa you for today. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na rin ang aking bell para updated kayo sa sunod ko pang mga video. Bye!